Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makapag-isip-isip ni Madam Chantal na kailangan umano nitong baguhin ni Madam Chantal ang kanyang style upang makuha umano nito ni Madam Chantal ang loob ng mga tanyag at makapaghiganti na umano ito, kung kaya't agad naman din itong tinawagan ni Madam Chantal itong sinyerisa, kung kaya't gulat na gulat naman din itong sinyerisa at dali-dali naman din itong pinuntahan si Madam Chantal, at nang magkaharap na silang dalawa ay hindi ito nagpaligoy-ligoy pa itong si Madam Chantal at agad niya nitong sinabihan si Nyerisa sa kanyang mga plano na mayroon umano itong bagong strategy itong si Madam Chantal upang makapaghiganti umano ito sa mga tanyag na hindi umano nito malalaman ang mga gagawin ni Madam Chantal. Kung kaya't agad naman din itong tinanong ni Nyerisa itong si Madam Chantal kung ano umano ang mga plano dito at dito, agad naman din itong sinabi ni Madam Chantal kay Nyerisa na kailangan umano nitong manghihingi ng tawad ni Madam Chantal kay Dr. Tanyag at kay Annalyn upang makuha umano nito ni Madam Chantal ang loob ng mag-ama, at kapag makuha na umano nito ni Madam Chantal ang loob ng mag-ama ay doon na umano siya mag-uumpisa sa paghihiganti nito, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Nyerisa itong si Madam Chantal na tama umano ang naisip nito at kailangan umano nitong lingan ni Madam Chantal at huwag umano itong magpahalata na isa lamang umanong pagpapanggap ang kanyang gagawin sa mag-ama, kung kaya't agad naman din itong gumawa ng action itong si Madam Chantal at agad nitong pinuntahan ni Madam Chantal itong si Dr. Tanyag at agad nitong kinausap ni Madam Chantal itong si Dr. Tanyag at sinabihan kung pwede rin ba umano nitong makausap ni Madam Chantal itong si Annalyn dahil gusto umano nito ni Madam Chantal na sila umanong dalawa ang makakaharap nito at dito. Agad naman din itong nagtitiwala si Dr. Tanyag at agad naman din itong tinawagan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na itong si Annalyn, kung kaya't agad naman din itong nagtungo si Annalyn sa opisina ng kanyang ama, at dito nang makarating na itong si Annalyn ay ikipinanlaki ito ng kanyang mga mata. Pagkatapos nitong magsalita ni Madam Chantal kay Dr. Tanyag nang sorry, na kung kaya't agad naman din itong nakapag-isip-isip itong si Annalyn kung totoo ba umano, kung sincere ba umano itong si Madam Chantal sa kanyang panghihingi ng sorry sa kanyang ama, at dito nang makita nito ni Madam Chantal itong si Annalyn ay pati si Annalyn ay nanghihingi ito ng tawad si Madam Chantal. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.